Oh. Umilaw yung button. Umilaw yung head unit. Pero hindi siya nag-start. Oh my God, what's the problem? One more. Yun. Umilaw yung dashboard. Wonder yung radyo. Pero ayaw mag-start. Oh my God, what's the problem? What did I know? And you are fool's gold. Oh my God. Yes, I did. Outsiders. Hayaan niyong i-share ko sa inyo ang aking problema. Dahil ayaw umandar nitong Wigo, mga kapatid, and I don't know what's wrong. And let's check. Okay? Check natin kung ano problema nito. Gastos to. Outsiders. Magandang araw po sa inyo lahat, and this is Jude ng Outsiders YouTube channel. Anyway, mag-share lang ako sa inyo ng experience regarding sa magkakaroon ng sasakyan, no? Kasi kailangan na actually marami ka dapat i-consider dito. Unang-una yung gastos, no? Yung mga biglaang gastos na hindi mo inaasahan. Kaya dapat lagi kang may nakasubi na pera para kung ano't ano man ang mangyayari sa sasakyan mo at may biglaang babalitan ay meron kang madudukot. At ngayong araw napatunayan natin yan, mga batid, dahil napagastos na naman tayo ngayong araw. So meron ako ditong Toyota Wigo 2022 model. Nakuha ko to is August 2021 but considered siya as 2022 model na. So now, wala pang dalawang taon. Actually, to be exact, is 1 year and 11 months bumigay na yung battery niya. So, hindi biro po yung battery. Mga nasa 5,000 rin kasi battery niyan. May 5,000 mahigit, depende kung anong battery ang bibilhin mo. So ito, kanina pinapaandar ko pero ayaw na siyang umandar. So ito. So yun. So nandito tayo sa loob. Okay. So this Toyota Wigo 2022 model. Kaninang umaga pinapaandar ko siya. Siya may bibilhin ako. Ayaw na siyang umandar. Nagbubukas lahat yan. Nagbubukas yung mga ilaw sa panel. Nagbubukas yung radyo. At nakapag-signal light. Pero pag pinupush mo na yung start button, eh nagre-redondo lang siya. Nagre-redondo, hindi siya tumutuloy. So, now, nanood ako ng mga video sa YouTube, battery daw. So, ngayon, nag-order tayo ng battery, tinihintay natin na i-deliver. Hindi ko kasi siya pinaandar ng, siguro, last na paandar ko nito is Friday pa. Friday, no? Ngayon ay Lunes. Hindi na siya umaandar. And, yan. Ang ginawa ko, tinanggal ko muna lahat ng connection doon sa battery para hindi magka-problema. Eh, hindi ko kasi alam, baka mamaya biglang may masunog kung saan man. Hintayin na lang natin yung battery na i-deliver ng Motolite mamaya at sila na lang pagkakabitin natin. So, yun. Let's see kung ano ang magiging resulta pagdating ng battery. Actually, wala na kasi akong oras maghahanap ng mekaniko kasi magkaka-doble-doble pa. Nararamdaman ko naman kasi na yung battery nito na minsan kinakapos or akala mo hindi mag-i-start pag minsan. Kaya alam ko battery ito. Alright? So, hintayin natin yung delivery ng battery. Alright? Hi, boss! Okay. So, yan. Andito na yung battery natin. Boss, lapag muna dito para hindi mainit masyado. Ayan na umandar eh. Kanina pinapaandar ko. Ayan umandar. Ano sir? Magdadalawa. Balik pa itong kasa eh. Ah, oo, sa kasa pa yan. Nagtataka ako, yung iba tumatagal ng ano. Yung iba tumatagal ng 3 taon, 4 taon. Ito, ang bilis eh. Ganun pala talaga yung mga ano ng battery? Balik sa panel po sir? Oo. Nagbubukas lahat ng mga panel. Kaya lang, pagka ni-start ko, nawala. Hindi tumutuloy. May redondo sa konti lang. Konti lang. Nagkiklik-klik lang. Wala nang ano? Wala nang ibang dapat i-disconnect, boss? Wala na. Ano yung proper maintenance niyan, boss? Maintenance free ba yan? Opo. Wala nang dapat
Walang kasang gagalawin. Walang gagalawin. Hindi yung dinadagdag-dagdag ng tubig, no? Kung sakaling may gagalawin, kami lang ang gagalawin. Ah, okay. Kasi po, nasa warranty po yan. Eh. Anyway, may warranty naman siya, di ba? Wala ka po yung tenong gagalawin. Ilang months ang warranty nito? 15 months warranty. 15 months. Start mo yun, sir. Saan mo, sir? So, try natin. Yun. Battery nga. Yan, umandar na siya. Battery nga, ang lintik. Okay, so dito boss, tayo muna yan. Dali mo na rin to. Nang problema ako, sabi ko, baka may ibang problema pa. Baka hindi lang battery. Ay, battery lang. So wala akong gagalawin dyan, boss. Pagka may ka-problema, tawag na ako sa inyo. Kahit saan, motolight or sa inyo lang? Kahit saan, sir. Kahit saan? Okay. Whew, buti may malapit. Meron sana akong alam, dyan malapit lang. Kaya lang, ayaw na umandar eh. Ikaw madadala. So, magkano daw yung ano yung boss, pag dinala yung battery? Sige. Okay. Ito boss, pang ano mo na lang. Pang merienda, yung sukli. Okay, sige sir, ingat. At pagka may problema, ano ko na lang. Tawag-tawag na lang ako. Wala kang ibibigay sa resibo or ano? Sige. Paresibo na lang. Pwede ko na ba patayin to? Hindi na mag-ano yan? Ano pangalan mo, boss? Arvin. Oh, okay. Yan, si Kuya Alvin Trinidad ng Motolight. Okay, so maraming salamat. Ingat ka, boss. Alright, so yun, umandar na siya. At good thing, battery lang po yung problema natin dito. Now, kung mayroon kayong sasakyan, mararamdaman nyo naman yan eh. Kung medyo pumapal yan ah, yung battery. Kasi minsan, mararamdaman nyo parang nabibitin yung pag-start niya. So, sa pagkakataon na yun, kailangan maganda ka na talaga ng pambili ng battery. So, ang pinilit natin dito is enduro lang ng Motolight. Kasi yun lang kaya ng budget natin. Nasa 4.7 lang yung enduro compared dun sa iba. At depende rin sa size ng battery. Ito, Wigo lang to. So, 4.7 lang siya. All good. At mararamdaman nyo naman kung ano eh. Kung medyo pa-surrender na yung, ano, yung battery ng inyong sasakyan. Kasi pag nag-start kayo, minsan eh parang nabibitin, parang ayaw nang tumuloy. Alright, so naramdaman ko naman yun dito. Kaya sabi ko ay malapit na ako magpalit ng battery. At ngayon nga, pinapaandar natin, ayaw nang umandar. Pinalitan natin ng battery, so all goods na ulit. Alright. Ay, nako, medyo magastos talaga magkasasakyan. Pero okay lang, kasi yung convenience naman ay binibigay sa atin ng sasakyan is doon naman tayo bumabawi. Alright. Anyway, ride safe po sa atin lahat. And this is Outsiders. Kita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Alright, sa mga adventure natin. Alright, okay, goodbye, goodbye, goodbye. Outsiders.